So, Gretch, nandirito tayo ngayon sa tambayan ng iba't ibang organization ng UP College of Mass Communication. Dahil dito ay may... Tambayan! Tambayan! Ito po yung tinatawag naming Batibot. Oh, talaga? Oo. Bakit naman Batibot ang tawag dito? Kasi di ba sabi dun sa Batibot, pagmulat ng mata, laging nakatawa sa... Batibot! Sa... Batibot! Ganon! Kasama rin po namin ang aking mga org mates from UP sa Mascom or UP Samahan ng mga mag-aaral sa komunikasyon. Palakpakan naman, guys! Diyos ko, Lord! Diba? Ngayon ko lang discover na pwede ka rin pala maging singer. First time kong kumanta on national television. Oh. Pero di, ito nga, kalad-karin. Kasi pangarap ko kasi maging newscaster. Talaga ba? Newscaster ka na? Oo, hindi pangarap ko maging katulad mo. Eh, napapansin ko, hindi ka lang magaling sa pag-pronounce ng words, pati sa pag-enunciate. Pag-enunciate. Or should I say, enunciate? Gano'n, enunciate. Pwede mo ba akong tulungan? Oh, sige, madali lang ang tutorial, kumbaga, no? Sa pag-enunciate ng iba't ibang words. Kasama ko ngayon dito ang aking mga orgmates. Oh, sige, pag-usapan nga natin, ano ba ang attributes, ayun ah, attributes or characteristics ng isang estudyante ng Universidad ng Pilipinas. O mauna ka na, Brian. Okay. Yung isang characteristic ng isang UP student ay euphoric. Euphoric. Saan mo yun? Euphoric. Ayun, euphoric. Euphoric. Ayun, ang galing ni Gretchen. Parang pakanin siya. Kung starting yan, hello. Okay. Kasama naman natin, isa po siyang halamang dagat, turned tao, si Ian. Ian, ano pang characteristics ng isang UP student? Siyempre, ano, pag UP student ka, dapat altruistic. Ano yun? Altruistic. Altruistic. Gusto ko yung may ganun. Altruistic. Yes. One more time. Altruistic. Ayun. Ano naman ibig sabihin nun? Altruistic. Hindi niya alam. Selfless. Ayun. Para sa bayan. Ganun. Ang talino mo talaga, pwede, friend. Pwede. Ganun talaga, di maganda. Kailangan bumawi. Okay. Ikaw naman, dear. Ano nga word mo for the day? Characteristic. Yes. As UP students, tayo ay perspicacious. Perspicacious. Ano naman? Ano ulit yun? Ano yun? Perspicacious. Ano ibig sabihin nun? Intelligent. Ano pala yun? Ang hirap naman nun. Parang sabi mo, alam mo, you're so perspicacious. Ang hirap, di ba? Ang alam ko lang kasi, you're so perspiration. ano yun ulit? Perspicacious. Perspicacious. Ano talaga, dear? Salamat naman sa mga orgmates mo mula sa Mascom. Yay! They're so perspicacious. Perspicacious. Pero alam nyo po ba, mga kapamilya, kung merong wagi at talaga namang bonggang-bongga pagdating sa public speaking, yan po ang isang UP student na inuwi ang tropeyo sa world's largest international public speaking competition para sa taong ito. Tama yan. Siya si Johanne Jazmin Tan Jabines mula sa UP Debate Society. Siya ang third Filipino to win that contest. Oh my God. At siya nga po ang ating university, Lodi. Yay! Winner! I had just 1 hour. 1 hour was all I needed to recreate my memories with a person that time and circumstance had yanked away from my life. Pinalakpakan, hinangaan, pinag-usapan. Siya si Johanne Jazmin Jabines ng University of the Philippines Diliman, ang ikatlong Pilipinong nagwagi sa 38th International Public Speaking Competition sa London, United Kingdom. Pero bago pa man tumuntong si Jazmin sa entablado ng public speaking, nagsimula si Jazmin sa pakikipagdebate. So, nagsimula po ako mag-debate nung first year high school pa lang ako. Yung kuya ko kasi, nagde-debate na siya dati pa. Tapos, nung bata pa ako, manonood ako ng mga competition niya. Tapos doon ako nagkaroon ng interest na mag-debate. We should totally not care about economic stimulus. I think I get the motion correctly. Actually, don't know if I read it correctly. Self-liberating at malayang pagsasabi ng opinion sa isang bagay. Ilan lamang ito sa mga rason ni Jazmin
kung bakit niya nagustuhan ang debate at public speaking. Martial law, yeah. Gusto ko po kasi na nagsasalita sa audience. Gusto ko po na minsan controversial yung mga topics. Tapos gusto ko na palaging may sasabihin about anything. Blessing para kay Jazmin ang makapasa at makapag-aral sa University of the Philippines. Hindi lang dahil isa ito sa pinaka-prestigious university sa bansa, kundi pati na rin sa kanyang hilig sa malayang pamamahayag at pagsasabi ng opinyon. Kursong Business Administration and Accountancy ang kinuha ni Jazmin sa UP. So actually po yung first choice ko po ay either political science or psychology. Kaso po, ginusto din po ng magulang ko na may technical course ako. Kaya ginusto nila na accountancy yung pinasukan ko. Sabay nga ng pagiging full-time student ni Jazmin, nag-decide din siyang sumali sa kilalang organization ng UP, ang UP Debate Society. Kasi nung high school po ako, yung mga naging kaibigan ko, yung mga coaches namin, taga UP Debate Society po sila. Kaya ever since, may plano na po talaga akong pumasok doon. Isa rin siya sa mga aktibong officers ng organisasyon. Siya rin ang current vice president for training and tryouts ng organization. At isa sa mga ace representative ng grupo sa iba't ibang kompetisyon. Lahat ng trainings namin, everyday, siya'y nag-handle yung mga different materials namin para matuto kami lalo kung paano mag-debate. And as a public speaker, for me, she's one of the clearest. Parang sobrang klaro niya magsalita na so, madali mong maintindihan kung ano yung sinasabi niya based on how she presents it and the words that she uses. Sobrang precise. Isa siya sa mga pinaka-competitive sa organization. We all know her as masipag. And not just masipag, parang ano siya, kaya mag-reach out ng mga tao sa kanya. Para kay Jazmin, ang pagiging isang magaling na public speaker at debater ay hindi lang dapat sa pagsasalita. Importante rin na updated at aware ka sa nangyayari sa iyong kapaligiran. Pagising, kailangan magbasa. So at least mga 15 to 30 minutes, magbabasa po ako ng mga news. At kailangan talagang train ng train dun sa tambayan namin. To a lot of extensive training po kailangan. Fun fact, in Vietnam, we bet what the president would be. Aminado si Jazmin, hindi madaling pagsabayin ang academics at pagiging active member ng kanyang grupo. May mga pagkakataon kasi na kailangan niyang lumiban sa klase para lumaban sa kompetisyon. Kailangan po talaga ng time management. Minsan nga, hindi na ako nakakapasok kasi out of town po ako. Kaya pagbalik, kailangan talagang mag-catch up sa class. Kaya yun po, for me, time management. Saka kailangan po may support system ko po. Pero sa kabila ng lahat, pilit pinagsasabay ni Jazmin ang kanyang academics at extracurricular activities. Malaking tulong din para kay Jazmin ang kanyang pagiging debater at public speaker. Tumaas po yung level of confidence ko. So I had more confidence speaking about anything. Dati po kasi very shy po ako. Hindi po ako mahilig magsalita. Especially sa mga tao na hindi ko pakilala. Bukod sa paghubog ng kanyang personality, opportunity din ito para sa kanya na maipakita at maibahagi sa mga kapwa niyang kabataan kung ano nga ba ang totoong sumasalamin sa buhay ng mga Pilipino. For me, very interested po ako sa gender and development. So usually a lot of women's issues po, yung mga karapatan ng mga babae. So yun, usually yung mga topics na gusto kong pag-usapan. A lot of economics din po, kahit po hindi ako economics major, usually kasi kailangan na magbasa ka about different topics. Kaya nagkaroon din ako ng interest for economics and other development courses. May 2018, tumuntong sa entablado ng International Public Speaking Competition si Jazmin. Our clock started ticking when the voice announced the arrival of her flight. We had our faces pressed on the glass as we waited for the balikbayans, or the returnees who had come home. As soon as I saw my aunt pass through the airport gates, I knew I am lucky to have a family that can make the journey back. Not every Filipino working abroad can make the journey back home. Many of us get left behind. Many remain as TNTs, literally those who hide.
They live as undocumented immigrants, playing an endless game of hide and seek with the authorities. May tatlong rounds sa kompetisyon. Out of 50 participants, isa si Jazmin sa pitong nakapasok sa grand finals. Ang naging bala niya sa finals round, ang kanyang piece na pinamagatang 1 hour at a time. Base ito sa kanyang personal experience. After all, our futures can still be written 1 hour at a time. So for me po, talagang topic of OFWs. So for me, that's a topic I'm very passionate about. Feeling ko talaga yung mga kwento nila, hindi masyadong binibigyan ng diin. Gusto ko po na ma-realize nila na maraming po talagang sakripisyo ang ginagawa ng mga OFWs para makagawa ng magandang buhay para sa mga mahal nila. To answer that, we first have to understand why many migrants choose to leave their countries. In my case, they leave because they are forced to. There's an absence of economic opportunities in the countries where they come from. So it's a bit unfair to demand that they stay back home when there are better futures for them elsewhere. Gusto ko din po sabihin na minsan wala po silang choice na umalis. Minsan umaalis po sila kasi kailangan lang. And I think yan po yung kwento na minsan hindi na-realize ng mga tao. So I definitely think that in a borderless world, there's room for us to share our cultures, provide services, and gain something in return. Mula sa pitong grand finalists, nakuha ni Jazmin ang kampyonato sa IPSC competition. Wala mang cash prize na nakuha, sapat na ang maipakilala at mairepresenta ang bansa sa isang prestigyosong kompetisyon. Doon pa nga lang daw, bawing-bawi na ang lahat ng pagod ni Jazmin. For me, it was a very fulfilling experience, not because of the trophy. Hindi po dahil nanalo ako na masaya na po ako. For me, naging masaya po ako kasi narinig ng mga tao yung mga kwento ko. And for me, that was the best part of the experience. Para kay Jazmin, sandata ang pagiging magaling sa ganitong larangan para maibahagi sa tao ang mga bagay na hindi napapansin. Mga bagay na posibleng makaapekto sa atin sa hinaharap. At lahat ng ito ay nagawa niya dahil na rin sa universidad na naging sandalan ni Jazmin. For me, kasi UP as a public university, my strong sense of indebtedness para sa mga mamamayan. Kaya nga tawag po sa amin, scholar ng bayan. Kaya po, nung nag-represent po ako ng UP abroad, or ng Philippines abroad, kailangan talaga na gawin yun para sa mamamayan, para sa public. So yun po yung ginawa kong advocacy. Naniniwala po ako na ang kabataan ay may malaking responsibilidad manindigan sa mga usaping panlipunan. Ako po si Jazmin Jabines, isang member ng UP Debate Society. Up next, iikot muli sa Diliman Campus ang UP graduate na si Miss Eugene Domingo for more throwback moments as she shares how proud she is to shout UP represent. Magbabalik ang UTOWN.